Happy Hearts Day mga kapuso at Happy Payday Friday na rin. Ngayong gabi sa SFT, nalapnos ang balat ng isang vendor matapos sunugin ng ilang kabataan ang mga benta niyang lobo. Senator Antonio Trillanes IV, pinaaresto na sa kasong sedition. At ngayong Valentine's Day, hinay-hinay lang daw sa beso-beso at holding hands. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maraulio. Stand with us, stand for truth. Pinaaaresto si dating Senador Antonio Trillanes IV at iba pang personalidad. Nag-issue ng arrest warrant ang Quezon City Metropolitan Trial Branch 138 para sa kasong conspiracy to commit sedition. The case stems from allegations of Peter Jomel Advincula alias Bicoy. He says that opposition members plotted to discredit the Duterte administration by linking the president and his family to the illegal drug trade. Matatanda ang lumabas ang serye ng mga online videos na pinamagatang ang totoong narcolist, kung saan makikita ang isang lalaking nakahood at nagpakilalang si Bicoy. Nasa ibang bansa ngayon si Trillanes pero magpapiyansa raw siya pagbalik sa bansa sabi ng kanyang abogado. Nagpiyansa na rin ng iba pang mga kinasuhan. Bukod kay Trillanes, kabilang sa mga kinasuhan ng Department of Justice, sina Advincula, dismissed police official Eduardo Acheto, Father Albert Alejo, Jonel Sanggalang, Yolanda Villanueva Ong, Father Flaviano Villanueva, Vicente Romano III, Joel Saracho, Boom Enriquez at isang Monique. Lapnos ang katawan ng isang vendor matapos pagkatuwaang sunugin ng ilang kabataan ang mga tinda niyang lobo. Manal Sugadol has the story. Nakatambay at nag-aabang sa hagdan ang mga teenager sa CCTV video na ito sa barangay 842 Maynila. Maya-maya, ang batang lalaki sa gitna may inabot na lighter sa katabi niya. Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo ang mga bata. Lumiyab ang mga lobo. At biglang napalundag palayo ang lalaking nasa likod ng mga lobo. Ang lalaking nakadilaw sa video. Ito na siya ngayon. Nakaratay, lapnos ang balat at nagkabutlig-butlig ang katawan. Taramdaman ko mainit kaagad yung lobo, tapos biglang nilaman na po ako ng apoy. Tapos yung ginawa ko po, sinalag ko po yung mga tulo po ng plastic. Ito, tapos ito, lahat. Tapos ito po, ito pong buong dito. Alos lahat po siya kumikirot. Natulog po ako, meron pong mga kabataan na nagagis po ng lighter sa may lobo ko. Yung pong dahilan ng aking pong pagkakasunog. Hirap siyang bumangon. Maski pag inom ng tubig at pagkain, inaasa niya na lang sa kanyang mama. Nagalit talaga ako ng todo eh. Tapos sabi ko, tingnan niyo ginawa niya sa anak ko. Sabi ko, nananahimik yung anak ko, naghahanap buhay. Panganay sa pamilya at pagbebenta lang ng lobo ang hanap buhay ni Oliver. Mahigit 70 pieces of balloons na may halagang 3,000 ang natupok ng apoy. February 14, hindi po makakapagtinda. Malakas pa man din pagtitinda ng lobo. February 12, alas 3 ng hapon, dito nagaganap sa barangay 842 yung pagsunog ng 7 mga bata sa lobo ni Oliver. Nagpapahinga lamang dito si Oliver ng mga oras na yon. Ayon sa barangay officials ng 842, ang 7 suspect ay mula pa sa barangay 826 at 849 sa Maynila. Biruan lang daw sana ito ng mga bata para magulat ang nagtitinda at hindi inakalang liliyab ang mga ito. Karamihan sa kanila ay menor de edad. Bali ang menor de edad po ron, 5 po. 2 po yung adult na po. Oh, siyempre naiyak na ako. Siyempre hindi biro yun kung sakasakaling kakasuhan yun na wala namang alam. Na hindi naman siya yung gumawa. Pabaya mo makulong ka ako. Ginawa nila yan eh. Hindi ko na kuintindihan. Kasalanan lang, makulong sila. Sabi ka, bakit pinakawalan pa? Mayroon na raw dating kasong theft ang isa sa mga identified suspect. But since minor siya, naareglo rin ang kaso. Kung first offense, okay lang. Pero pag mga second or third offense na, parang gusto ko nang bigyan ng disciplinary action eh. Ayon sa Pandakan Police Station 10, hindi raw na turnover sa kanila ang kaso ni Oliver. Pero mas maganda kung ganun sana ang gagawin kasi kung ang insidente na ganun, dahilan na lang lagi minor, kawawa naman yung mga biktima. Nakasaad sa Republic Act number 9344, exempted sa criminal liability ang mga below 18 years old, pero subject to an intervention program.
once na pag may nurse po is ipaprocess po natin dito sa ating police station, then mayroon tayong Women's and Children Protection Desk. So right after that, ito-turn over po natin sila sa DSWD. Hindi na raw magsasampa ng kaso si Oliver laban sa mga suspect. Pakiusap lang niya, tulungan daw sana siya sa pagpapagamot. Huwag na nilang ulitin na huwag na nilang gawin sa ibang tao. Kasi hindi lahat po ng tao marunong magpatawad. Tulad ng lobo, kailangan ring higpitan ng kapit at gabay sa kabataan para di malipad sa masamang landas at makapagdulot ng perwisyo. I am Manal Sugadol and I stand for truth. This Valentine's Day, bawal daw muna ang beso-beso at holding hands dahil sa banta ng COVID-19. Paano na yung mga magde-date niyan? GM Encinas has more. Roses are red, violets are blue. Pero kung walang beso-beso at holding hands, will Valentine's feel the same way too? Sabi kasi ni ilang doktor, iwas-iwasan muna ang ganitong klaseng contact sa gitna ng banta ng coronavirus disease 2019. Paano naman kaya ang mga lovers? But iniiwasan lang natin yung masyadong contact kasi right now, andyan pa yung surge, yung hype about the coronavirus na infection, no? Yung COVID-19 na tinatawag na bagong infection for this year. Ang mag-fiancé na sina Alex at Frances, wala raw nakikitang masama sa payo ng mga doktor. Nag-agree naman ako doon kasi syempre para maiwasan yung travel yung virus from one person to another. Kasi precaution din yun, di ba? As a personal thing, di ba? Kailangan din ma-maintain. Syempre dapat hygiene. Tuloy pa rin naman daw ang date nilang dalawa, lalo't ito na ang huling Valentine's Day nila as boyfriend and girlfriend bago ikasal. Typical lang, dinner. I mean, dinner, ganyan. Although syempre sa restaurant naman, meron namang may mga places naman na hindi masyadong madaming tao. Para naman kay Kat, walang masama sa pagbebeso, basta alam mo na wala kang sakit. Clingy nga lang ako sa mga friends ko kasi lagi kami nagbebeso every time na magkikita kami or mag-goodbye. And lagi naman kami magkakasama, so wala namang problema sa akin. If you are responsible enough, if you have cough, if you have colds, hindi ka masyado makipagbeso-beso din kasi yun yung ayaw mo matransmit yung mga droplets mo sa ibang tao mo rin. At dahil Valentine's Day na, pwede pa, siguradong marami ang nagpaplanong mag-date. Kaya naman si Jessa, gagawing normal na araw na lang ang February 14. Since Friday yung Valentine's Day, tapos sahod ng mga tao, maraming kakain sa labas and matraffic, so mas risky din to stay outside. Pero kung hindi naman daw maiwasang lumabas, ugaliin na lang ang paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol kung mag-holding hands. Pwede ring mag-mask. Sa Dangwa, may naisip na Valentine's gift ang tindahan ni Nanay Monica. Ang bouquet na ito may kasama ng mask, sanitizer at alcohol para ipaalala raw na maging maingat ngayong araw ng mga puso. Ang hirap bumili ngayon ng mask, di ba? Eh nung nakabili ko, ayun, naisip ko na para kung may bibiling mas minsan po, libre ay ng bouquet natin, libre mas. Eto, mas magagamit mo pa siya kasi ngayon kumakalat yung coronavirus, kaya mas okay, di ba? Valentine's Day is not about how we celebrate it. Ang mahalaga, isipin natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Let us spread love and not virus. I am Zay Mencinas and I stand for truth. Isang patient under investigation daw ang namatay, pero hindi dahil sa COVID-19, kundi dahil sa sakit sa puso. Makibalita kay Shaila Garde. DOH has also recorded one new patient under investigation mortality due to cardiovascular attack. The said patient is negative for 2019 and COVID. Isang 71-year-old na Pilipino na may travel history sa Taiwan ang namatay na PUI kagabi. Inuubo raw ang pasyente nang dalhin sa Lorma Medical Center sa La Union nitong Martes. Pero negatibo nga raw siya sa COVID-19 at may iba't ibang mga sakit. Ang final diagnosis nila was community acquired pneumonia and also he had acute myocardial infarction. He also had chronic obstructive pulmonary disease and also he had they were considering thoracic aortic aneurysm. So this patient had comorbidities at the start. Nitong mga nakaraang araw, inireport ng China na nagde-decline na raw ang infections ng coronavirus disease 2019 or COVID-19, indikasyong tila malapit nang matapos ang epidemyang ito. But then there was a huge and sudden spike in the numbers.
Sa isang araw lang, 254 ang namatay at mahigit 15,000 ang nadagdag sa bilang ng confirmed cases. Now the biggest recorded numbers in one day. One of the factors for this is that China has modified the way it counts confirmed cases. Isinasama na ngayon sa bilang yung mga clinically diagnosed. Ang ibig sabihin, merong sintomas ng COVID-19 kahit hindi pa nagpa-positive sa test. As of today, China has 63,851 cases with 1,380 deaths. Globally, umabot na sa 504 ang COVID-19 infections, with deaths in the Philippines, Hong Kong, and most recently, Japan. Pumapangalawa naman sa China ang bilang ng infected cases sa cruise ship na MV Diamond Princess sa Yokohama. 219 tested positive for COVID-19. Kabilang rito ang 11 sa 537 na Pilipinong sakay ng cruise ship. The Ministry of Health teams continue to take additional samples from individuals such as those with new symptoms, their close contacts, and other risk groups. Individuals who test positive are kept in isolation on board and then transferred to medical facilities ashore. Samantala, sa quarantine site ng New Clark City, may dalawang repatriated OFWs mula Wuhan na dinala sa JB Lingad Hospital sa San Fernando. A 25-year-old complained of fever and ear pain and was managed as a case of outer ear infection. Negative siya sa COVID-19 at nakabalik na sa NCC. A 25-year-old female exhibited anxiety-related symptoms and will be referred to Bataan General Hospital for further evaluation. The rest of the repatriates under quarantine remain to be with no respiratory symptoms. 386 PUIs in the Philippines have tested negative, with 66 test results pending. 191 PUIs are admitted while 261 have been discharged, including the two confirmed cases. Nagbigay rin ng updates regarding the contact tracing of the three confirmed cases. Tayo po ay nakakita no ng mga erroneous na mga detalye na ipinasok ng ating mga pasahero. Pag tinatawagan po namin, kulang pala ng isang numero yung binigay na number. Yung iba naman po, pag tinawagan, cannot be reached anymore. Nakikipag-coordinate na raw ang DOH sa PNPCIDG, COMELEC at iba pang agencies para sa iba't ibang operasyon nila hinggil sa COVID-19. Ako si Shaila Garde and I stand for truth. May kumakalat na speculation na baka raw nagkakaroon ng mass cremation sa Wuhan, China na sentro ng COVID-19 outbreak. May basihan ba ang conspiracy theory na yan? MJ Hieronimo finds out. Kumakalat ngayon online ang isang conspiracy theory. Posible kayang sinusunog na ang labi ng mga pasyenteng namatay sa coronavirus disease 2019 sa Wuhan, China? Sa viral Twitter thread na ito, pinag-uusapan na baka hindi inire-report ng China ang tunay na bilang ng mga namatay na lang pasyente dahil sa COVID-19. Sa Interactive Forecasting Services website kasi na windy.com, lumalabas na mataas ang sulfur dioxide o SO2 concentration sa Wuhan noong mga nakaraang araw. Pumalo ito na mahigit 1,000 micrograms per cubic meter, kahit na 80 micrograms per cubic meter ang normal level. Kaya tingin ng iba, baka sinusunog na ang mga labi, which emits SO2 at siyang dahilan ng mataas na level nito. Ito ang windy.com. Makikita natin na namumula yung area ng Wuhan. Ibig sabihin, mataas yung sulfur dioxide concentration dito. Ilang araw ko nang binivisit yung website na ito and noong mga nakaraan, mapula na rin sa area ng Wuhan. Kumausap tayo ng ilang mga eksperto para alamin kung ang makikitang pula ay sulfur dioxide concentration dahil sa burning of corpses. Isa na riyan si Dr. Jerry Bagtasa, isang atmospheric physicist. Ayon sa kanya, ang SO2 nanggagaling siya sa diesel fuel, unang-una. Ibig sabihin, nandyan sa dami ng tao, sa dami ng industries, nag-e-emit yung SO2. Dati pa raw mataas ang SO2 emission sa China. The reason for that is because madaming industries, maraming tao, and mainly yun yung ano. If you look at the part of Wuhan, which is around here, diba, mataas talaga yung emission niya. In fact, yung emission niya is almost comparable to mga large cities like Tokyo or even larger than Metro Manila. In other words, yung pulang-pulang nakikita could mean a lot of things. Weather forecast siya, so hindi siya exactly yung observed today. Even if there's a large-scale cremation that's happening, it won't show here kasi hindi naman siya agad-agad na na-observe. It won't also show kasi ang biomass, for example, ang tao or any ang hayo, pag sinunog natin, it's mostly water.
So unang-una ang most of the emission ay steam. Posibleng kaya raw mas mataas ang sulfur dioxide concentration ng mga nakaraang araw sa Wuhan ay dahil sa lagay ng hangin doon during that time. Hindi makagalaw ang hangin, kaya naipon lang sa area ng Wuhan ang karaniwan ng mataas na sulfur dioxide. During those few days ago, may high pressure system. Kasi pag winter time, pag malamig, merong almost always may high pressure system sa China. And that exacerbates yung concentration of air pollutants. Kumausap din ako ng isa pang eksperto na laging gumagamit ng satellite imagery sa kaniyang trabaho. This is Samira Madani, co-founder of TankerTrackers.com, an independent online service tracking shipments and storage of crude oil. We use daily satellite imagery and we look at all kinds of sites for tracking mostly oil, and we look at storage sites for oil, we look at tanker movements and so on. The first thing that came to my mind is the fact that there is an oil refinery in Wuhan. Bukod sa oil refinery sa Wuhan, meron din daw roong steel industry. So they produce a lot of steel in the country because they are a growing economy and so on. And unfortunately, sulfur dioxide is one of the things that comes out into the atmosphere. And things will be picked up by satellites, and it's very easy for somebody who's not in the know to misinterpret this as something else, obviously. Payo ni Dr. Bagtasa, huwag basta-basta naniniwala sa conspiracy theories, whether online or anywhere else. I think understanding the science is very important, and there are people who can actually understand this locally. Ngayong patuloy pa rin ang pag-aaral sa novel coronavirus, siguro madaling ang madala sa mga usap-usapan tungkol dito. Pero mabuti pa rin alamin natin ang totoo para matuon ang atensyon natin sa pag-iingat at hindi sa takot. I'm MJ Jeronimo and I stand for truth. That's all for today. In a relationship ka man, single, or it's medyo complicated, we hope your day was filled with love. Have a great weekend. I'm Ato Maraulio. Stand with us. Stand for truth.